Ayan po mga ka-farm, magandang hapon po sa ating lahat. Time check po tayo, is 1:26 po ng hapon. Andito po kami ngayon sa Barangay Atulayan, Calawag, Quezon. May bibisitahin po kami ang property na may kabuang sukat po na 10.5 hectares. Tara po, samahan niyo po kaming galugarin na nasa yung property. Bale, ito po yung pinaka-barangay road po niya na cemented na. Pero doon po sa aming dinaanan, meron mga portion pa po doon na rough road. Pero under development naman po siya, mga ka-farm. Bali, rent or sign po, makakapasok po dito yun yung sasakyan if ever po na gusto nyo bisitahin itong nasabing property. Ayon po kay kuya, sa amin po ang pagtatanong, bali tuhog daw po ng kalsada yung nasabing property, mga ka-farm. Dati daw po yung nasa... Bali 17 hectare po, nabawasan na po siya ng almost 6.5 hectares, kaya natitira na lang po ay 10.5 po mga ka-farm. Ayun po mga ka-farm, kung mapapansin niyo po, polyconcrete na po itong portion dito sa area nila sir na ng property. Ayun po kay Kuya Edgardo, dito na po nagsisimula yung pinaka 10.5 hectares mga ka-farm. Ito po, ayan po yung pinakatuhog po ng barangay road. Ito po siya. Kaya sa akin pong pagtansya, bali po to, diretsyohan. Diretsyo po siya, papunta po doon sa may bakawan. Bali may mga bakawan daw po sa gawing ibaba na inaabot po siya ng tubig alat. Kaya kung inyo pong mabibili itong nasabing property, ideal po na pwede po kayo mag ng pispan doon sa malapit sa may dagat mga ka-farm. Dahil according nga po kay kuya, inaabot po siya ng tubig dagat sa gawin na yon. Bale, ito po ang farm. Real property. Ito po ang portion po na to, ang plot. Bale, naman po itong property mga ka-farm. Bale, slightly downhill lang po siya. Hindi po siya yung matarek. Then ito po, kung mapapansin nyo po, marami siyang ritong puno ng mangga. Ito po sa area na to, tapos langka. Ayan po, bali siksik po ito ng nyog. Mga ka-farm at mabababa pa po siya. Ayan po, kung nyo po mapapansin, nasa almost 12 feet lang po itong taas ng nyog. Ayan din po kay Kuya Edgardo, sa aming pagtatanong sa kanya, kumikita naman po itong property. Bali, meron po ritong mga naglulukad. Na ayon po sa kanya ay kung magkano daw po yun na ibibigay sa pinaka-seller nito, minsan daw po meron lang pong volunteer lang yung pagbibigay, naabot daw po ng 6,000 ang cash na po na naibibigay dun sa seller every 45 days daw po minsan, and then minsan naman daw po inaabot ng 2 months ganon. Bale, hindi po siya stricto yung seller kung magkano po yung yan po sa kanya rito, okay lang po doon sa seller. Kaya, yun po, binibenta na rin po ito ng seller dahil wala na nga pong mag-aasikaso. Yan naman po mga ka-farm, kung mapapansin niyo po, ito po sa gitna ng property, meron pong poste ng kuryente. Kaya kung makakapagtayo po kayo dito ng bahay, ayan po, mapapansin niyo, may mga kabahayan naman sa baligid. Ayan po, meron na po kayong mapagkukunan po ng supply ng kuryente pag nakapag-apply na po kayo sa COSELCO. Ayan. Ito na po yung pinaka-poste. Ayan po, sa gawing ibaba po na to, siksik po ng nyog, mga ka-farm. Ayan pong area na to. Mga ka-farm, andito po kami ngayon, katanghali ang tapat. Ayan po ay 1:30 ng hapon. Ayan po, mapapansin nyo po mga ka-farm yung pinaka-mga kabahayan po dito sa area. Ito po yung pinakalukaran nila mga ka-farm. Dito po sila nagluluto. Ito po mga ka-farm, yung pinaka portion po ng property. May kabuang sukat po na 10.5 hectares. Ang source po ng tubig dito kuya, sapa balon.
ay ang pinukuna ng ano dito ay balon lang. Ah, pero balon. May marami dito mga sapa. Ah, ang palibot ng sapa ay pag- ah, ayun. Ayun po, ayon kay Kuya Edgar Edgardo. Sapa daw po ang pinagkukunan at balon ng tubig po mga ka-farm. Kung mapapansin niyo po, ito po yung pinakasapa niya. Napakalinaw po ng tubig. At ayan po, at running water po siya mga ka-farm. Ayan po, kung mapapansin niyo po, yan umaagos. Ayan ho. Nandito po kami sa may gawing gitna po ng property. Ayan daw po mga ka-farm, ayan po kay Kuya Edgardo. Ito po yung pinakahangganan ng property. Ito pong area po na to na nasa gawing kaliwa natin. Ayan, ito pong may mga puno po na to. Nasa gawing kanan po natin, iba na po ang may-ari. Ayan po mga ka-farm, ayan po kay Kuya Edgardo. Ayan pong hilera po ng nyug na yan. Ayan po ang pinaka-boundary ng property mga ka-farm. Kaya ayan po, sakop pa po yung isa na yan. Itong nyug. Kung mapapansin niyo po, may street light po dito sa pinakagilid ng barangay road. Solar. Kaya po ito, mapapansin niyo po yung mga kanyogan sa gawin na to. Ito po mga ka-farm, kasama pa po ito sa 10.5. Dahil pong kadiluhan po niyan hanggang dito po siya. Bali ano po ito, ang pinaka ano po ng ano nito, description ng lote ay pa-square, pa-oblong, yung pahaba. Yan po siya mga ka-farm, kaya ito po yung hangganan niya sa gawin po na to, itong pinakanyog. Napunta na po yan doon sa may gawing Bakawan farm. Sakop po ito na sabing 10.5 hectares. Yung mga dinana natin. Ito. Ayan po oh, meron po ang puno dito ng ano, kalamansi. Ayan po, tapos itong mga langka. Ito po ang pinaka upland po. Slightly upland po siya mga ka-farm. Ito pong area na to. Papunta po kami doon sa may gilid ng Bakawan. May portion po na may Bakawan. Ito mga gawin po na yan mga ka-farm. Sa una-unahan po yan, yung kadawagan na po yan ng Bakawan. At malapit na raw po yung dagat, sabi po ni Kuya Edgardo. Bale, ito po yung pinaka, ito po yung pinaka ginawa po dati daw na pispan. Ito po ang pinaka property. Halos naikot po namin itong gilid ng malapit na po sa dagat. Ayan po yung pinakakadawagan ng Bakawan sa una-unahan po na yan. Bale, according po kay Kuya Edgardo, ito pong portion na to ay naabot na po ng tubig alat. Kaya, kung mabibili niyo po itong property, ideal po dito na maggawa po ng pispan. Marami po kayo dito magagawa na pispan sa area na to. Ayan, ito po. Dito po nagtatapos yung 10 hectares. Aho. Ito na po yung hangganan ng property. Ito po, kasama pa raw po itong pinaka ano na to. Ito pong merong flat land po na to. Ayan. Meron pong Carabao Beach. Ayan po yung pinakamuhon. Ito po yung pinakakatagusan niya. Aho, ito po yung isang muhon mga ka-farm. Ayan, bali yan po yung kadiretsuhan po na to. Ito pong property, ayan po ang sakop po ng 10.5 hectares. Kaya ito po nasa kaliwa ko, hindi na po ito. Ito lang po. Hindi na rin ito kami. Itong portion na to. Ito yung may pag-itan lang yun doon. May muhon din yan doon na wala naman si Gabo. Ito po kasama sa 10.5. Pakyat. Pero itong kanan na to, hindi na. Ayan po siya mga ka-farm. Bale, yan ang pinaka ano niya. Kung paano siya, di pa ganun. Pagayon po. Aha. Aha, pa diretso. Ayun na po bali yung barangay road. Ayun. Ayun na po mga ka-farm. Ayun po kay Kuya Edgardo, ito po ang pinaka ano po ng property pala. Ito po, ito pong pinaka tinuturo ko po na to. Yan po yung pinaka boundary ng property mga ka-farm. Kaya ito pong nasa gawing kaliwa ko po na to ang nakakapaloob sa 10.5 hectares. Ito pong nasa kanan po na to, iba na po ang may ari po ng property. Yan po yata yung inihiwalay na, no? Yung 6.5. Ayan po, mga ka-farm. Kung mapapansin nyo po, meron po rito ang linya ng kuryente. Meron po rito ang water tank. Ayan po siya. Ayan. Ito po yung linya ng kuryente, mga ka-farm. Kaya kung makakapagbahay po kayo doon sa loob, meron na po ang linya ng kuryente papasok sa area. Ito po yung pinakaposo na
napapaloob po doon sa hinihiwalay na property.